guys, welcome to my YouTube channel. To this video guys, magagawa lang kami ng reaction video tungkol sa mga artista na galit sa pagkasara ng ABS-CBN. So, kay Coco Martin at saka sino pa yung mga ibang artista na naglabas ng kanilang sama ng loob. Chimco? Sinisisi ang gobyerno sa pagkasara ng ABS-CBN. Si Chimco ba yun? Si Kim Choi, yung kapitbahay namin doon sa Cebu. Kapitbahay niya pala si Cebu yun? Bisaya ko na yun. Bisaya yun si Kim Choi, kapitbahay namin. Kapibata ko yun, nung bata ko. Pero di kanya kaila? Okay, naglalaro kami, classmate ko yun sa elementary. Ah, kaya sa elementary? Kami mag ano kami may ano kami niyan may parang relatives kami niyan eh. Kasi yung lula ko tsaka yung lula niya magklasmate pa grade 1 parang yung lula niya lula ko magklasmate sa grade 1 nagjo-joke ka ba? Okay guys, so umpisan na natin. So dapat sana yung kay Coco Martin, Coco, kung nakinig ka man sa video ngayon, kung nanood ka man sa video ngayon, dapat sana yung ginagawa mo, yung kung gumawa ka ng video, sa pagpakumbaba ka, nakiusap ka sa ating Pangulo, sa ating gobyerno na apurahin na yung pag-ano sa prangkisa, pag-process ng prangkisa ng ABS-CBN. Para sana all, ganun. Para mabuksan ulit. Yun na, pag magpakumbaba tayo, hindi. Ba't ano ba ginawa niya sa video? Nagyabang. Nagyabang? Sa pakinggan eh. Oy, totoo. Kasi masama yan eh. Nakita ba yung video niya? Gusto mo, hamunin ko ng pati na yan. Wag. Hindi ko din ko yan. Kasi ako nag-request niya ni Pabibi. Dapat. Magpakumbaba. Eh ngayon, sabi niya. Nagyabang niya. Alam kaya na kita, wag mo nang ano niya. Sabi niya, ilalaban niya ng patayan eh. Sinabi niya? Bahala ka na! Sinabi niya eh. Huwag. Ha? Naano? Nadalaro na ko eh. Sinabi niya eh. Lalaban niya ng patayan eh. Kapagsusultan ba siya eh? Huwag. Gusto mo eh. Huwag. Relax ka lang dyan. Balik. Kasi, pag ganyan ang ugali mo, Coco Martin, baka mawalan ka ng mga fans, mawalan yung mga sponsors mo, baka mag-back out sila. Pwede mangyari yun. Kasi nadala siya sa kanyang emotion. Masyadong emotion. Lumabas totoo niyang kulay, tukbol siya. Lumabas yung totoo niyang kulay. Tukbol siya. Wala na akong masabi niyan. Kasi siya na kayo guys, may isang demonyo sa likod namin ha. So, ang masasabi ko lang kayo, Coco, kasi kumabata rin kita. Ah, kaya pala may advice ka sa kanya kasi kababata mo siya. Kailangan maghingi ka lang ng sorry sa mga netizen. Pwede rin, diba? Sa mga sabi mo. Kasi hindi mo yan, naiintindihan naman namin yung damdamin mo, yung puso mo na medyo nasasaktan ka kasi nawala ka ng trabaho, nawala yung trabaho mo, nawala yung probinsyano mo, nahinto. So, naintindihan namin yun. Bakit siya naman nawala ng trabaho? Alam mo. Kailangan magpapubaba tayo sa panahon na yun. Alam mo bakit naging emotional siya? Kasi, para sa akin, nung umpisa kasi nag-start yung kanyang teleserye, hanggang ngayon, napakasikat. So, akin lang to ha, opinion ko lang. Si Pete, tinatingala siya ng mga tao. Kasi feeling niya, marami na talagang... Marami siyang sumusuport sa kanya. Okay, sumusuport sa kanya. Feeling niya yun. Kasi simple, lagi naman silang number one talaga sa teleserye niya. Feeling niya lang yun. Ha? Hindi. Ito muna. Kaya, doon ang feeling niya na maraming sumusuporta niya sa kanya. Tsaka, ngayon, nung in-express niya lahat yung feelings niya, feeling niya pa rin. Akala niya marami pa rin sumusuporta sa kanya. Pagkakaintindi ko ata, maraming baser. Maraming baser, di ba? Kasi nga feeling niya, marami pa rin susuporta sa kanya, na susunod sa kanya. Pati nga ako, di ko napigilan ng comment eh. Dapat talaga, balik sa'yo. So, dapat Coco, huwag mo nang ulitin yun kasi delikado sa karir mo yan. Delikado talaga yan. Tama yan po yung boy. Tingnan mo si... yung kapitbahay kong isa di Marisol, kababayan ko rin yan sa ano. Ay, nawala na sponsor daw. Nawala yung mga sponsor. Sabi daw, sabi. Nung back out yung mga sponsor niya. Mayabang eh. Kasi pag... Ano pa ba may nagsasabi niya? Ano pa? Isa-isa nga natin. Ano pa yung... Ilalaban, basta ilalaban niya ng patayan. Sinabi niya? Pagsuntukan siya sa mga blaster. May isang ano, vlogger na sabi niya, akong ganun pala, ilagay mo nga lahat ng number mo, ilagay mo yung number mo tsaka yung address mo dito,
titignan natin kung lalaban ka, kung hindi ka pag... May isang vlogger na magaling din yung manager ni ano, manager ni Oson. Hindi naman yun nilagay yata eh. Baka hindi po nakabot sa kanya. Pero matay mo, ilalagay yung number nila. Nakalive yun, si Machano, nakalive. Oo nga, nakalive din yun, di ba? So, kailangan talaga na... At saka isa pa, nung pagsasalita niya, alam niya eh, na marami siyang buzzer eh. Napanood ko yung video, parang basing siya na salita siya. Kaya nga yun ang ibig ko sabihin, akala siguro niya kasi nga nung umpisa pa ng teleserye niya hanggang sumikat, kaya lagi extend. Yeah. Kasi nga number one sila lagi sa teleserye niya, i-compete sa doon sa ibang mga teleserye. So ngayon, feeling niya na nag-express siya ng ganyan, na masyadong emotional siya, eh marami pa rin umayon sa kanya. Eh marami pa lang basel. So, ibig sabihin pala talaga, delikado sa karir niya yun. Akala kasi niya, yung mga sumusuporta sa kanyang teleserye, sumusuporta pa rin sa kanya. Kaya nga, nagkamali siya doon. Nagkamali. Sobrang mali niya doon. Kaya, mag-ingat-ingat tayo kung wala lang naman tayong alam sa... Eh, lalo pa OFW. Salin. Kasi mali na naman sa batas. Na kapag wala kang prangkisa, walang prangkisa, expire mo yung prangkisa ng isang stasyon. Oh, may tao pala sa likod? Tapos yun. Yung OFW, hindi kakampi sa kanya. Eh, kumukontra siya kay Digong yun. Yun lang. Eh, yung OFW kay Digong yan. Dapat mag-ingat-ingat siya talaga. Mag-ingat-ingat talaga siya. Kasi, unang-una, naano lang sa emosyon niya. So, dapat nadala. Dapat tayong, bago tayo magsalita ng masama, lalo na kung i-post natin sa social media, isipan natin mabuti kung tama ba ito, o hindi ba tayo mababas. Well, paano naman sa iba na kasi kakapirma ng kontrata sa ABS-CBN? Oh, yun, wala. Ay, ginagabang. At marami mo yung income yun. Oh, YouTube na lang yun. Buti pa. Anong advice mo kay Coco Martin? Kung yung hamon niya, pwede... Hindi. Para maka-income, may income siya. Ha? Mag-vlogger na siya. Ang payo ko sa mga artista sa ABS-CBN na hindi pa na... Income din yun. Wala ng trabaho. Mag-vlogger na lang kayo. Mag-vlogger na lang kayo, no? Hindi ko siya subscribe yan. Sino? Kailangan lang... Kung mag-vlogger yan siya, si Coco Martin. Mag-vlog na lang kayo sa YouTube kasi may malaking sahod. Magkano yung kita niyo sa... Sabi niya na... Pelikula, mas malaki pang kita. Sabi niya nga, mag-TikTok na lang daw siya. Anong gagawin ko? Mag-TikTok na lang ako? Tugmul siya. Pag-tira pa. Ang problema, ano nagpapakain niya sa pamilya niya? Sabi naman isang vlogger, bakit? Wala ka bang ipon? Tignan mo, luko-luko na yan. Marami silang pera, tapos nagaganyan pa. Tapos ano sabi nila na paglaban natin, ano, lahat ng Pilipino, sabi niya? Idadamay niya pa ako eh. Oh, idadamay ka pa niya? Oo, idadamay. Ayoko rin. Ako damay din dyan. Pilipino rin ako eh. Basta ako lang, sumusunod lang din ako sa batas. Dapat sinabi niya lahat ng kupal. Eh, kupal siya eh. Oo, kaya. Pero ano sunod? Ano sunod natin topic? Si ano naman? Si Kim Cho? Sa kay Kim Cho. Ano si Kim Cho? Humingi na si Kim Cho ng paumanhin. Humingi ba ng paumanhin si Kim Cho? Patawarin mo na. Patawarin na natin. Patawarin mo. Umalis ka na kasi. Nakatawag ko na. Sa buwan na si Kim Cho, kababayan ko yun eh. So, kababayan mo pala yun? Patawaran natin kasi naintindihan din natin yung sa loobin niya, yung puso niya, damdamin niya. Yung hiling lang ni Kim Cho na sana mabuksan muli. Pero pagkain kasi naalala ko yung pinakaunang teleserye ni Kim Cho nga, sana maulit muli. Oh. Ngayon, sana? So, ngayon pag-iusap niya nga, sana mabuksan muli. Pero I don't know. Pag kasi bala ko pa naman sana mag-artista eh. Gusto mo matuloy kasi nasirado yung ABS-CBN. Di ba dati, ano ka na? Artista ka nung dati? Sa ano nga yung hindi ka yung ABS-CBN? Ano, sa yung saring manok pa? Saring manok? Hindi naman yung saring manok? Hindi, yung ano, yung logo? Logo nila, saring manok pa. ABS-CBN din yun eh. Gano'n ba yun? Cabinet, kaloob. Talagang mapayo namin sa mga artista na huwag na kayong magsalita ng masama. Kasi baka lalo pang... Kasi sa social media, kasi no, wala talagang kakampi sa inyo kasi malinaw sa batas na tapos na yung prangkisa ng hindi yan kasalanan ni Presidente Duterte, hindi yan kasalanan, bakit nila walang kasalanan ang kasalanan ninyo dahil nag-expire na yung franchise ninyo kaya nagsara at saka nagkataon din siya na COVID daw
eh dinagdagan pa daw yung problema. Eh March 30 naman talaga expiration, di ba? Oo. Oh. Ah, March 30 basta hindi ako magkamali, basta mga ganun. Siyempre nagkataon talaga na COVID kasi COVID na yan eh. Oo. Oh. So dapat wala walang session. Alam mo man antayin pa matapos yung COVID saka saka na iyan oh. Wala session. Eh ano tawag noon? Extend or ano expiring pa doon sa matapos pa yung COVID. Eh simpe, itong kung itong araw talaga yon. Kasi baka babalikan din yung ano, yung sabi nilang ano, yung taga NTC ba yon? Oo. Tama. Alam mo yung ABCB na sinasabi yun, tumutulong loko-loko. Eh, foundation yan eh. Galing sa ano yun, donation. Yung itinutulong na ABCB, galing sa donation yun. Mamaya, makasuhan kayo yan ha? Anong makasuhan eh? Foundation eh. Nakikita mo pa rin lang. Yung Kapamilya Foundation. Nagpapasok sa Kapamilya Foundation. Oh. Ayun, ibig mo sabihin. Oo nga. Ah, Kapamilya Foundation pala. Oh. Saan galing yun? Sa donation yun. Kasi kaya nga, foundation nga eh. Oo. Oh. Oh, tapos sabi nila, tumutulong sila, tukmul sila. Eh, di tumutulong sila matapang sa pag ano sa mga balita. Mga ah, pagpahayag. Fake news, fake news. Oh. Ayan, dyan sila magaling. Hmm. Fake news, fake news. Fake news. Hmm. O, medyo kaya naniwala din ako. Bias, eh. So, payo ko lang sa IBS na kapag mapirmahan ulit ni Presidente yung prangkisa, sana, tsaka meron din akong narinig na isang ano. Ano? In-interview na may dati ng ano. Nang ano nga yung dating Inano Duterte, yung siya ang pinaka-CEO ng isang ano, CEO ng news diyan sa Pilipinas. Si Risa. In-interview si Risa. Hindi ba alam yun? Interview si Risa, guys, ng ano international media doon. Sabihan niya, tinanong siya kung ilan ba talaga yung empleyado ng ABCBN. Mm-hmm. Alam, sagot niya daw, 11 million daw. 11 million? Oo, 11 million. Na-interview yun. Parang naging 11 million. Iwan ko lang kung totoo ba 11 million. Kasi mayroong isang, mayroong video na pala. Oh, lumabas. May mga lumabas. 4,000 lang daw kung nakarehistro sa... Dole? No? Hindi. Sa Dole, Department of Labor and Employment. 1,000 plus lang daw. Hanapin ko mag-iusap mo nang ano kayo dyan, magsalita mo. So, ano may yan ang totoo o hindi? 11,000, 4,000, importante. Kaya nga. So, pre na lang tayo. Hindi ko alam kung inedit lang ba to, pero... Excuse yan. Kaya million. Kasi, aminin mo natin, mas marami talagang nanood sa ABCBN kaysa JMA. Hindi, number one ang JMA yun. Pagdating sa balita, number one ang JMA. Kaso nagkamali sila ngayon. Kasi masyado silang... Magaling naman si, mas magaling nga si Mike Enriquez kay Jessica Cabayan. Oh, ito si Jericho Rosales. Walang sinabi. Jericho Alvarez. Hindi, kukunin sana siya. Kasi lang, may Jericho. Ibig sabihin yan eh. Hindi, kukunin sana sa artista. Ang problema, may Jericho na pala doon. Oo, hindi pwede na lang Jericho. Nauna lang yun. Nauna lang talaga yun. Eh, totoo yan. Nauna lang talaga yun, di ba? Kasi, maguluhan ang mga pang. Sino si Jericho Rosales, Jericho Alvarez. Maka maguluhan sila. Guys, TV5 lang muna tayo. Kung ayaw na sa GMA, TV5 lang tayo. TV5 or sa SMNI. Ayan doon si yung mga idol ko. Si Idol Rafi. Ayun na. Ano. Meron pa si ano, si FLM. Yes, si ano, si Erwin Tulpo. Ano yung mga Tulpo Brothers? So, yun ang totoong balita, matapang. Ayun, yun, yun. Niwala ko doon. Tunay na serbisyo, serbisyong publiko. Dapat pag walita, walang kinikilingan. Kailangan yung katotohanan talaga. Bawal ang fake news. Bawal ang fake news doon. Kaya nga, hindi ako nag-reporter sa ABCBN. Kasi baka madamay na pa ako. So, hindi naman lahat. Shoutout kaya, no? Kaya doon laki. Meron kasi ibang mga reporter na muto ka lang ng sardina siya. Kaya pinabayaran maglabas lang ng fake news. Okay guys, so thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe. Danilo, also hit the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na video. Okay, shoutout kay Danilo Danabaro. Shoutout kay Danilo Danabaro. Subscribe nyo rin ang Danilo Danabaro. Ayan, yung channel niya, Danilo Danabaro. Ito siya. Okay. Pa-subscribe mo na rin si ano, si ang pangalan ng actor na yun. Si ano, si Team Channel. Si ano, si Coco Martin? Oh. Sabi mo, mag-subscribe sa akin. Yung mga artista dyan, mag-subscribe kayo sa akin. Kaya tuturuan ko kayo kung paano mag-vlog, okay? Mag-YouTube, mag-vlogger mo na po. Umpisahan ka mag-subscribe kay Danilo Navarro para magkaroon kayo ng, subscriber. Okay. Ano muna ka? Ano muna ka nga?
Paalam ka na, Makoy. Alexander Makoy. Alexander Makoy. Subscribe nyo rin si Alexander Makoy. Di ano na, ako, yung si ano, si Tem Friendship Channel. Tem Friendship Channel. Oh, dalawang bata. So, the Tem Friendship Channel. Okay, guys. Huwag niya, skibaran ko, ha? Para kumita ako. Lasing mo to, lasing.